Oo nga po, kayo pong okay, ako hindi pa. Para okay din ako, pagbigyan nyo naman ako ma'am kahit small pack lang. Tuloy nyo sa atin mahirap buhay. Napakadaling tindihin. Maliit na pack lang ma'am, maliit na tulong na. Kayo lang pong okay ma'am, salamat din ma'am sa pagsasalamat. At salamat din po. Kailangan ko po ma'am tuloy yung small pack na may nakustan naman kayo sa pinatikin po. Ayan po ma'am, nagsasabi na. Matagal ko lang napanood itong marketing strategy ni Kuya na nagbebenta ng gummy candies sa mga beaches ng La Union. At talaga namang makapabili ka sa technique niya. Pop, beans, cheese, nasa kasoy with the skin from Zambales. Dalawang klase man, kaluluto lang. Luto pa si Star Margarine. Adobo, peanut, Jaya, ng promo sa Taiwan. Yung ginagawang sugo. Sweet beans, pangunin yung sangkap ng aluhalo. Oh. From Baguio City. Sampalo. Pangasinan, sa amin. Mga prutas na gami, sir. Oh. Pakwan, strawberry, at saka banana, nandun sa ilalim. Ito yung bago, pinakamalakas sa lahat. Oh. Dried mango, gummy mango, candy mango. Galing Guimaras, Iloilo City, eksaktong 120 days dito sa Laguna. So itong si Kuyang, seller ng gummy candies, magaling siyang makipag-usap sa mga tao. Talagang maboka siya. At galante siya when it comes sa mga freebies daw ng mga gummy candies. So alam mo yung tray ng fishball, mga ganyan. Parang pupunuin niya yon ng iba't ibang klase ng gummy candies at i-explain niya kung ano-ano yung mga yun, kung saan gawa or saan galing. Talagang todo effort siyang i-explain or ibenta yung mga gummy candies na binibenta nga niya. Kung ako siguro yung nasa kalagayan ng mga tao na nihalapitan niya, talagang sinisale stock niya, siguro talagang mapabili ako. Kasi grabe talaga yung effort niya. Talagang todo explain siya kung ano-ano yung mga binibenta niya. And ito yung mga prizes ng mga gummy candies nga niya. So, ang price ay nag-start sa 100 pesos sa small daw, and then 150, and then 200 pesos naman sa pinakamalaki na parang lahat na ata ng different kinds ng gummy candies ay nandun na sa 200 pesos. So, A for effort talaga itong si Kuya. So, it's a yes for me. Talagang bibili talaga ako. Kung tulad niyo din ako na hindi masyado marunong mag-say no sa mga ganitong nagbebenta ng kung ano-ano sa mall or sa labas, huwag kalimutang magdala ng extra money, siguro 1,000 pesos, 500 pesos, para din ready kayo lagi kapag may magbenta sa inyo, dahil alam ko usong-uso yung mga ganitong bentahan kapag kayo ay nasa tabing dagat sa La Union, like mga coffees, mga fruits, at itong ang sikat na gummy candies. Pero ayun na nga, no, may video na kumakalat kung saan nagagalit si Kuya na nagbebenta ng gummy candy sa grupo ng mga kabataan na hindi nag-avail o hindi bumili ng gummy candies galing nga sa kanya. Pagbigyan nyo naman ako, opo nga, opo. Now din kayo yung paliwanag bago ko ito iwanan ng step 1. Kapag may gusto kayo, bebentahan ko kayo. Pero pag wala, it's okay, see you something. Oo nga po, kayo pong okay, ako hindi pa. Para okay din ako, pagbigyan nyo naman ako ma'am kahit small pack lang. Tuloy nyo sa atin mahirap buhay. Napakadaling tindihin. Maliit na pack lang ma'am, maliit na tulong na. Kayo lang pong okay ma'am, salamat din ma'am sa pagsasalamat, at salamat din po. Kailangan ko po ma'am tuloy yung small pack na may nakustal naman kayo sa pinatikin po. Ayan po ma'am, nagsasabi na. Oh. Ayan na po. Oh. Oh, napakaliwanag yung paliwanag ko. Explanation before step 1 departure. Kapag may gusto kayo, bebentahan ko kayo, i-re-reveal price, bebentahan ko. Pero pag wala, okay lang, makikita tayo sa ibang tao. Ngayon, ayan na po ma'am, nagsasabi ko. Ayan na po ako, ang dami, kapag ayaw nyo man, konti lang sana na pause, ayan o, lagpas ka lahat. Ibig sabihin, gusto nyo. Ma'am, hindi na ako magkikipag-argue sa inyo. Kung pigyan nyo na ako ma'am, small pack lang, tuloy nyo sa akin mahirap buhay. Napakadilintindihin. Final words ma'am, ibibigay ko na po para hindi na tayo mag-argue. Any amount na yung bukal sa puso at karuman nyo. Meron ma'am, paano kayo nakarating dito? Ang dami yung binili o. Nakaka-hold nga kayo ng mga mamahaling pagkain dyan. Eh. Kuya, okay na yan kuya. Huwag mo na silang i-force. Kawawa naman, mga bata yan eh. Ayun na sir, bentahan ko sir para may benta rin ako kahit papa. So ang sabi ng mga nagko-comment sa viral video na meron na siyang million views, ganito daw ang mangyayari kapag tumikim ka ng mga freebies galing kay Kuya pero hindi ka nga bumili.
parang kapag nabawasan mo daw yung freebie ng mga candies niya, mga 30% or 50%, parang nasa isip daw ni Kuya ay somehow nagustuhan mo yung binibenta niya, so dapat ay bumili ka. So nakita niyo naman sa videos kanina na parang nahaharas na yung mga kabataan dahil ayun na nga, medyo galit na si Kuya yung nagbebenta ng mga candies dahil ba't daw hindi sila bumibili? Eh mukha naman daw silang may pera. Buti na lang merong sumaway kay Kuya na parang nagsabi na, "Kuya, hayaan nyo na mga bata iyang mga yan." And then ayun na nga, biglang lumipat sa kanila si Kuya na nagbebenta nga ng gummy candies. Actually, kung ako natanungin nyo, believe ako sa hassle ni Kuya. Wala namang masama, hindi naman illegal yung ginagawa niya. Pero nakita ko yung video kung saan nagagalit siya, parang nahaharas na yung mga group of girls nga. Medyo na-off ako sa ganun dahil hindi naman sa lahat ng oras eh may mag-a-avail or bibili ng mga binibenta mo. And it's your decision naman magbigay ng sobrang daming freebies. So dapat eh open yung utak mo na hindi naman lahat eh talagang bibili. Diba? Hindi naman dahil binigyan nyo sila ng sobra-sobrang freebies, it doesn't mean na required na silang bumili sa'yo. Even though marami yung effort, yung oras mo na sayang sa kanila, pero part na yun ng business na ginagawa mo. So if ever daw na pupunta kayo sa tabing dagat sa La Union at makita nyo itong si Kuya nagbebenta ng gummy candies, kaya lang kilala nyo naman siya, i-search nyo lang yung kuyang nagbebenta ng gummy candies sa internet, eh ang dami-dami ng videos ang lalabas kung saan nagsisales talk nga siya. So para maiwasan niyo yung mga ganitong harassment galing kay Kuya, eh siguro onset pa lang sabihin niyo na hindi na kayo interested sa binibenta niya. Or if ever na talagang bigyan niya kayo ng freebies, sobrang daming freebies, huwag niyo na lang kainin para hindi niya isipin na na-take advantage siya. Or siguro magdala na lang kayo ng extra pera nga if ever na hindi kayo masyado marunong humindi sa mga nagbebenta. Especially kung mga ganitong tao yung magbebenta sa inyo. Talagang sanay na sa tao, maboka, talagang kukunin yung loob mo, ipapakita, bibigyan ka ng maraming effort, maraming freebies para mahirap ng humindi sa kanya. So, ayun lang. I respect kung ano yung ginagawa niya. Pero, ayun nga, na-off ako sa video na nagagalit siya. Pero siguro, gipit lang. Siguro, meron siyang matinding pangangailangan that day and walang-wala siyang benta. So, siguro kaya din siya na-trigger. Pero maling-mali talaga yung papagalitan mo or ihaharas mo yung mga tao na ayaw bumili ng service or ng products mo. Kayo ba? Anong gagawin niyo if ever na ma-experience yung bentahan nito ni Kuya sa La Union na nagbebenta ng gummy candies? Bibili ba kayo or hindi? Comment down below.